Okay, ito po ang aming vegetable garden. Sinisimulan ng inaayos ni Juni, kinukultivate para ready for taniman. So ang ginagawa po namin ngayon para ma-ready siya sa gulayan. Kasi sa gulay, dapat kasi pino ang ano, ang lupa at walang mga weeds para lumaki silang malaki at walang kalaban. So kung nakita nyo dito, ayan yung nauna nandun. Nandun! Tapos ngayon dito, piniprepare para sa taniman. At ito pa yung kailangan gawin, yan pa, hanggang doon sa dulo. Kaya kailangan namin yung cultivator eh. Kaya bibili kami ng cultivator niya para mas madali, hindi mahirapan ng mga kasama. Pero pag nagawa na ito ng gulayan na lahat, magsimula doon, hangga doon, pwedeng supplyan ng ano, ang palengke. Ayun pa pala. So ano pa lang ito, nagagamit pa lang mga 1/4, ay 1/4, mga 1/8 lang siguro ng lupa dito. Ayun sila, nag-aayos na yan, naglilinis ng mga ano, lupa para gawing plots. Gagawa kami daw ng mga area-area dito para madaling identifying ang mga gulay kung nasan sila. So kunwari yun, magiging area 1 to area 2. Sa bawat area may mga plots, ang tawag nila yung pahaba, o ang tawag sa English, rows of flat soil, sa saan nila tatanim. Si Kuya, yung part-timer namin, siyang in charge sa pagtatanim. Pero wala siya, yung isang kasamaan daw na part-timer, siya nagtatanim. Ginagawa nila, minimix nila. Pupunta tayo daw para makita ano itsura ng mga pagtatanim, ginagawa nila. Mix-mix. Maganda kasi sa lupa, mix-mix. Para tumataba, hindi lang, tsaka yung mga nutrients, nagiging iba-iba. Ay, tanam na pala yun. Sana ako puti na, hindi ko naapakan. Ito po yung isang sample. Mustasa yata ito eh. Yan, mustasa. So, okra. Mais. Okra. Tapos dito, mga giant okra ba ito? Tapos yun doon, mga sili. Punta tayo sa nursery niyan, tingnan natin. Ano pa nito mga ito? Okra din yata. Ito pala yung mga bago namin sa aking din tinanin dito. Oh, indoor yun, ano yun? Indoor yan namin, ano, lumaki. Tumubo siya, good. Hindi siya namatay. Ito, kangkong. Kangkongan namin. Kangkong o talbos kamote. Nasa dalawa. Hindi ko kasi masyadong alam. May nakapasok siguro ano dito. Agad lang yung mga nga dito sa ano, naubos yung mga saging, yung nakapasok siguro dito ng kambing o mga kabayan namin. Meron kasi mga tawag dito, baka, kalabaw. Okay, dito mas kompleto dito. So tingnan nyo po ito, oregano. Yun, parami na nilang oregano. Mustasa yata yung mga dito eh. Yan. Ito may ibang klaseng tanim. Lettuce yata yan o petchay. Parang petchay. Mga buko namin na dwarf. So itong paranom, I think nag-work siya kasi tingnan nyo. Pag pinapatubig,
naka-ready na yung ano, yung mga binili namin na hose. Itong mga buko ito po. So hopefully pag dumaki na mga yan, ito puro mga okra. So bawat mga plot may tanim na dito. So at nagtatanim na sila, papunta na doon. Yan po. So, marami na, pwede nang harvestin ng mga dito. Opa. So halos ang mga okra nandito. Tsaka mustasa. Ah, may repolyo din pala kami yata. Ayun o. Repolyo. Dito na matay yata ang kamatis pala dito. Hindi na buhay. Yung kamatis namin na tomato garden ay ito sa loob. Oh. Para makita nyo din. Mga mustasa. Ayan, mga saman pala namin marunong gumawa ng burong mustasa. Ayan. Masarap. Kamatis dito. Di na taniman, sayang oh. Ito pwedeng gawin tea to. Masarap daw itong tea. Itong kulay blue. Ito. Daming ano. Di kasi kami masyadong gumagamit ng ano eh. Ang tawag ito. Spray. Kaya tingnan yung daming kagat. As much as possible gusto namin. Healthy kasi ang mga tanim. Pero hindi sila nagiging healthy kung ay, kalabasa din pala dun. Sa gilid, sagingan. Maganda na may korte. Okay. Ito po yung nursery naman namin. Yan po yung mga seedlings. Natanim ni Nanay Rosalina. Ay Nanay, binibidyo ko lang. Ganda ng ano natin, nursery ah. Good job. Dito nakaayos ang mga kamatis sa gilid. Ayan, ah. Oh, may broccoli pala dito. Ito maraming tanim. Iba-ibang klase. Nakaka-relax ang farm, no? Eh mga kamatis. Ito yung mga binili namin red okra. So ang daming seedlings na pechay. Eggplant. Yung eggplant nandun sa kabila, marami kaming eggplant na tanim, mga isang area na yun eh. Yung mga bottled water, at least nagagamit yung mga empty. Ano pong seedling siyang nai? Shiny. Ha? Shiny. Sa? Okay. Dami. Ito yung nalagay before namin tatanim sa mga plot. Tingnan nyo ito, ang gandang tignan, no? Kapibahay namin, ano naman yan na kamoting kahoy. Ito, dami dito. So, ang ginagawa nila, kumukuha sila dito, tapos tatanim doon. So ito yung parang baby nursery room. Mga babies nandito lahat. Iba-ibang klaseng tanim nandito.
pinaparami. Kita nyo. Kinaring nyo yung mga palakang ingay. Okay. Oh, sige. Ito muna ang vlog ko for now sa mga tanim ng gulay. To be continued. Thank you for viewing.